Hello guys, welcome back to our channel again. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe, mag-subscribe ka na para updated ka sa mga latest videos ko. Yung pag-uusapan naman natin ngayon guys is all about salary. Kung magkano yung kinikita ng isang fisherman sa fishing vessel dito sa Taiwan. Yun yung pag-uusapan natin ngayon guys. So, bago tayo mag-start, mag-intro muna tayo. Balik tayo guys sa pag-uusapan natin ngayon. Magkano ba talaga yung sinasahod ng isang fisherman sa Taiwan vessel dito sa Taiwan? Magkano yung sinasahod naming mga fisherman sa fishing vessel dito sa Taiwan? Yun yung pag-uusapan natin ngayon guys. So, linawin ko lang po na tinatawag po namin kasi ito na fishing vessel, hindi fishing boat kasi malaki yung barko namin. Wow! Matatawag namin na fishing vessel siya. Kasi yung merong iba na sinasabi na fishing boat. Kasi yung fishing boat is nasa yun yung mga maliliit na sasakyang pang dagat na nanguhuli ng isda. Like City 2, City 3, City 4, tsaka City 6. Yun yung mga fishing boat na tinatawag. Yun yung fishing vessel naman guys is malaking barko siya na nasa City 7, nasa 960 gross tonnage to 1,322 gross tonnage siya, yung City 8 na naman. Wow! Okay, so noted po. Balik tayo sa pag-uusapan natin. Magkano ba talaga yung sinasahod ng isang fisherman dito sa Taiwan? So, sa akin, hindi ko na sasabihin kasi baka masya kayo magkatatak. May iba naman yung mapupuntahan. Imbis na maging masaya kayo, baka maging malungkot tayo. Joke. Yung dati, ikikwento ko na lang to sa inyo na dati kasi nung una kong sampa sa barko is yung salary ko is $250. Yung $250 na yun, magkano lang yan sa atin? Is 2,000. 2,500. So, 2014, mababa pa talaga yung sahuran dun. Aww. So, deduction ko nun is 1,100. Ilang buwan ka magtatrabaho na walang sahod. Aww. Para mabayaran mo muna yung deduction mo para makasahod ka na. Pero yung home allotment mo nun is tuloy-tuloy. Yun lang yung maganda. Tsaka yung benefits mo bayad, may pay on board ka lang, yun lang yung masasahod mo is pay on board, yung sobra dun is kakalta sa deduction mo, no? So medyo mababa pa talaga sahod sa mga fishing industries. Pero ngayon na nag-start noong 2017, biglang tumaas. Wow! Sa mga new crew sa mga Taiwan Plug. Mga Taiwan Plug is automatic 450 siya. O depende din siguro sa mga agency na ina-applyan mo. Pero kasi sa amin is 450 dati, 2017. So, halimbawa kung 450 yung sahod mo, babawasan dyan ng home allotment mo. Yung halimbawa 450 at 100 naman yung home allotment mo, para sa pamilya mo, kung single ka, kasi yung magulang mo walang sayang, pero pag sa asawa mo, para kay kumpare, yun yung hindi maganda doon. Pero guys, joke lang yan, kasi biruan lang yan namin sa barko na kapag may home allotment na, sasabihin sa'yo kung may asawa ka ng mga kasamahan mo na, home allotment na pala, may alotin na naman si kumpare doon, bumibili na yan doon, nangungutan na yan doon ng red horse sa tindahan, ng Marlboro, para kasi parating na yung alotin niya.
kan pero pero ano niya pero pero joke lang kayo kumbaga sa mga asal ko para ano, parang katawaan lang dito sa barko less boring less homesick para may ibang kapitagatuhan din pero minsan yung iba siguro hindi naman maiwasan na iisipin talaga yun. Aww. Okay, so isipin para happy lang tayo. Okay, so halimbawa 450 yung sahod mo is babawasan home allotment mo na 100, halimbawa 100 yung matitira sa iyo is 350. Yung 350 mo na yon is babawasan pa yan ng pay on board mo din. Halimbawa pay on board mo is 50. Kung mag sisailing kayo or lalaot kayo ng 5 buwan, pagbalik nyo nun, dun pa ibibigay yung $50 per month na onboard allowance mo. So may meron kang 250, tsaka yung sa 250 na yan, kung naninigarilyo ka, babawasan pa yan. Halimbawa, kung malakas ka manigarilyo, makakonsume ka rin sa isang buwan. So bali may $30 ka kasi yung isang rim sa nasigarilyo sa barko is $10. So pag 5 buwan is 150, so matitira ka sa iyo is 100. Yun lang yun yung allowance. Pambili ng pagkain, pamasay, papuntang simbahan, magsimba. Yun. At saka kung paggabi, kung yayain kayo ng samahan mo na pupunta sa mga restaurant ng mga Pilipino dito, yun, doon kayo kakain ng mga Filipino dishes, ng mga Filipino foods. Wow! Na kay Ate Vilma. Ate Vilma, no? Na paglabas namin dito ng quarantine, asahan mo na pupunta talaga kami dyan. At salamat na rin pala sa, no, sa pinadeliver ko na online na mga gagamitin namin na pang Argentina na ikaw na mismo kukuha sa Family Mart. Salamat. Guys, mabait kasi si Ate Vilma. Yun, dyan yung takbuhan namin magpadala ng package, kakain, inom kasi open. Tapos yung video kayo nun is free or 50 NT lang isang oras na yun. So mura, masyado nang mura yun. Mga pagkain nyo dyan is masasarap. Wow! Ate Vilma, advertisement na yan ha. May bayad din sa akin. So kaya, halimbawa yun na lang, no? Yung natira sa iyo is sa 350, magbabasa ng pay on board, balay magiging 300 na lang. So kung halimbawa agency nyo, kumukuha ng Pag-ibig, SS, at saka PhilHealth, yung benefits mo, doon din babawa sa, ano mo, sa 300 mo na yun, na magiging savings mo na sana. So, bali, yung kadalasan naman kinukuha sa mga benefits is $15 per month. So, bali, magiging 285. So, halimbawa, pag 285, magiging savings mo na siya. Hindi na yan pwede magalaw doon sa opisina sa Pilipinas. Magalaw mo lang yun pag ikaw na mismo yung tatawag sa opisina. Wow! Kalabas ka na pera na ipapalibawa papadala mo sa pamilya mo for some renovation. Gagastusan mo kung kahit ano. Basta ikaw lang mismo yan maka, ano, makapagpalabas ng pera mo. So, hihintayin mo lang nun yung approval ng accounting kung magkano yung pwede mong maipalabas para hindi naman maubos yung savings mo dun. Para pag uwi mo, may pera ka. Sa inyo, yung, ano guys, yung sa akin naman, yung recent salary slip ko. Halimbawa, pag nakauwi na kayo ng Pilipinas, sa awa ng Diyos, natapos nyo rin yung kontrata nyo 2 years o 1 year. Meron din naman ng ibang agency nyo. Ano lang, 1 year, meron 6 months, meron 2 years. Kasi sa amin ngayon, yung contract namin ngayon is 2 years. So, bali, yung example lang to ng salary slip na ipapakita ko sa inyo guys. Nung nakaraan ko na to, mga luma na to. Kasi pag naka-uwi lang kami doon, kami makakuha ng salary slip. Doon na lahat kung i-explain sa iyo kung saan napunta yung pera mo, kung paano yung pera mo. Ganun, no? So, bali, dito is makikita name ng name of crew, tapos visa, kung anong visa siya, employer, sign on board kung kailan ka na yung embarkation nyo,
kung kailan kayo nag-embark, tapos salary cut off kung kailan ka umuwi, doon ka, doon yan magka-cut off. So makikita dito guys is year tapos a month, kung ilang month ka, then basic salary kung magkano yung salary mo, then overtime, vacation leave meron pa, then bonuses, meron kang bonus. So pag may position bonus naman sa ano barko, hindi naman binibigay sa opisina yan yung position bonus mo. So bali dito mo yan nakukuha sa Taiwan, direct na sa iyo yan bibigay ng ano ng company yung position bonus mo. Halimbawa position bonus mo is 50, tinaasan ka ng company ng 50 per month. Oh, so $50 per month makukuha mo yan sa Taiwan. Wow! Position bonus, halimbawa may position sa barko naging segundo ka, segundo boson, ganun ba na mga position, or sa taas ka ng sa bridge ka, parang cadet ka doon, na yun yung ano. Kasi sa akin may position bonus ako, naging ano ako doon, naging cadet ako sa ano, sa wow, kapitan. Yung pagtulog sa kapitan, ako mismo ang nagmamaneho ng ano, barko. Ay, wow! Ika nga. Pero, experience lang naman yun. Binigay ng chance ng farewell company. Wow! Pero ngayon sa ibang barko, hindi pa na ranasan yan. Aww. So, mayroon kang total salary. So, total salary ko lahat is $6,801. Wow! Yun, in just 14 months ko na yun na pinagtrabahan, total salary ko na yun. Yun. Hindi pa kasali yan yung mga tao nito, mga deduction ko. So, ito na yung mga deduction ko is pay on board, yung sa 14 months ko is 2017. Then, plus, i-add yung 306 na remaining ko, pay on board remaining ko sa barko, kasi hindi ko nakuha yun nung pag-uwi ko. So sa pinorward na yan ng company ng Taiwan sa agency sa Pilipinas. So plus gross salary ko is 5,090.6. So ano yan, bawat ano ng buwan, makikita mo rin dito kung average dollar conversion rate, kung magkano yung value ng dollar sa Pilipinas, then salary mo sa Pilipinas, kung magkano, i-convert yan ng peso, bali 261,453, 14 months ko, bali ano ko na yan. Then binawasan ako ng 22,690 sa benefits ko na yan. Yung SS, Pag-ibig PhilHealth ko, yung sa tatlo na yun is 22,690 in 14 months. So, binawas din sa akin dito is home allotment na 64,800 sa 14 months ko na yan na allotee, na home allotment. Then, yung net salary ko is nung natira sa akin nung pag-uwi ko is 173,000. Wow! Ano ko na yung savings ko na yun sa 14 months ko na salary. Tapos makikita nyo rin dito kung may total net salary mo, 173. Tapos kung may savings ka pa, iba pa yung net salary mo at may nag-savings ka pa, yun makikita mo rin yan. Pero at saka kung may cash advance ka, yun makikita din. Tapos ililes lang yan sa grand total mo. Yun yung grand total mo, yun yung pera mo na dadali. Tawag nito, na pumapasok yung mga benefits nyo. Sa halimbawa dito, ito yung binibigay nila sa inyo na mga record mo sa kung magkano yung mga benefits mo. So i-check nyo lang yan guys sa Philippines mga government agencies like SS, Pag-ibig PhilHealth, i-check nyo yan dun kung tama yung mga hulog nila.
So about sa alutis naman, kasi binibigyan kayo ng ano, ng mga alutis leaf, kung magkano yung nauulog nila. Pag hindi din kayo kontento na parang nag ano yung loob nyo, nadalawang isip kayo kung totoo ba o hindi, pupunta na lang kayo sa mga bank nyo. Tapos kukuha na lang kayo ng statement of account para sure yung ano nyo na walang ano, kung hindi kasigurado sa mga hinuhulog nila. Yun. So guys, yun yung napag-usapan natin. So bali, tapos na. Na-explain ko na rin sa inyo yung kung magkano yung sahod ng isang fisherman dito sa Taiwan. Mag-greet na lang ako. Merry Christmas and Happy New Year sa inyong lahat, guys. At saka yung mag-celebrate na mag-isa dito sa hotel na naka-quarantine sa Kaohsiung, Taiwan. Well, Merry Christmas din sa atin lahat. Kasi 27 pa tayo makakalabas. Yun lang. Sa mga shout-out din pala sa mga nag-like at nag-comment ng mga recent videos ko. Thank you guys sa full support nyo. Salamat! We'll be right back.